Ay, magandang hapon no, mga boss, mga kamping, mga bunyog. Salamat ulit sa dumadagdag na subscriber no. Marami ho tayong topic ngayon. Pero putol-putol, bibigay lang ho tayo ng mga maikling komentaryo no. Ito ho yung isa. Vlog po ito ni ano, Idol Epifanio Labrador. 3 days ago na ho to at meron ho itong 109 views, 109,000 views. Ha? Kumpirmado, Sara Duterte, may lalaki nga bang nirigaluhan ng gasoline station? Sino siya? Kalat na ho ito eh. Ito rin ho, topic kanina nila Ninyo Barsaga. Pag-uusapan ho nila ito. Pakinggan ho natin. Hapon, mga minamahal kong mga kababayan. Pasensya na ho kayo dito sa ating munting tahanan. Ano? At medyo malamok nga. pero salamat po dahil tayo po ay talagang nakaka-survive sa pamamagitan na ho ng ating siyempre sanay naman ho tayo sa buhay mahirap. Pero ganun pa man, bago ang lahat, binabati muna po natin yung ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao. Napatuloy po na nakasubaybay at tumututok po dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Napakahalaga ho ng ating pag-uusapan ngayon, mga minamahal ko, mga kababayan. Ito po ay tungkol po sa nagiging viral ngayon na usapin. Alam niyo ho, sa usapin na ito, talagang masasabi na ho natin na talagang hindi lamang po pala taong bayan ang ginagago, niloloko nitong ni Sara Bulate. Ha? Napaka ano po ngayon ng issue na ito. Talagang balita po nga ho, matindi ho ang awayan ngayon ng asawa ni Sara Duterte at nito ni Sara. Dahil nga nalaman ng asawa ni Duterte, ni Sara Duterte, na iniiputan na pala siya. Iniiputan na pala ni Sara Duterte sa ulo yung kanyang asawa. Ha? Pasensya na kayo, mausok ko. Ha? Baka magulat po kayo. Ako eh, dahil marami yung lamok dito sa amin. Mahaba po yun. Pero mabigat po yung balita ni Epifanio Labrador na yun. Eh, si Epifanio, hindi naman ho siya lang na pek. Ano, marami ho yan eh. Kalat ho yan. Yan ho, usap-usapan sa social media. At yan nga raw, pinatayuan, niregaluan ng isang gasoline station at ayon dyan sa vlog na yan, yun yata, dyan ho yata napunta yung hindi maipaliwanag ng 125 million. Sabi, no? Share ko lang po sa inyo. Ano po ba sa palagay nyo? Pwede po bang mangyari? Ako, tataka rin ako eh. Bakit ayaw niyang gamitin yung curfew eh? Diba? Para ati Sara Zimmerman Duterte. Wala yung apelyido ng kanyang asawa. Wala. Mayor siya, Duterte pa rin. Hindi yung curfew. Walang curfew eh, diba? Pero ang alam ko sa curfew, abogado rin yun eh. Oo. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam, Sara. Bahala na siya sa buhay nila. Ito pa isa. Ito naman si Bigong. Duterte advises his embattled friend, controversial preacher Apollo Quiboloy, to prepare for arrest unless he changes his mind about defying a Senate panel investigation into alleged abuses suffered by his former followers. In a late-night news conference, Duterte addresses Quiboloy saying, quote, "Just get yourself arrested." He also downplays Quiboloy. Just keep yourself arrested. Eh, meron hong nakakita ko rin dito sa YouTube na to eh. Balita ah. Eh, hindi raw ho alam ni Duterte kung nasaan yung kanyang best friend. Hindi niya raw ho alam kung nasaan. At ayon kay Duterte, wala naman kang ano, supwena ng Senado eh. Di ba panong sa Parmali pa? Oo. Wag kayo pupunta, sabi ni Duterte, di ba? Doon sa mga kiniimbitahan ng mga sindikato ng Parmali na yan, o, di ba? Wala, wag kayo pupunta, o, si Kibuloy pa. Pero sabi niya, dito sabi niya, o, di ba?
magpa-aresto ka na ika, eh, magpapa-aresto. Parang ganun siya sabi rito eh. Pakinggan ulit natin ha. Former President Rodrigo Duterte advises his embattled friend, controversial creature Apollo Quiboloy, to prepare for arrest unless he changes his mind. To prepare for arrest, sabi, oh. Sabi na nga ni Didigong, hindi niya raw alam kung nasaan. Oh. Ay, hinapo. About defying a Senate panel investigation into alleged abuses suffered by his former followers. In a late-night news conference, Duterte addresses Quiboloy saying, quote, "Just get yourself arrested." He also downplays Quiboloy's criminal cases in the United States, calling them minor cases. Pusa, minor cases lang pala yung mga kaso ni Quiboloy para kay Duterte. Yung mga kaso niya sa Amerika, minor cases lang yung gaya. Rape, human trafficking, at kung ano-ano pa, minor lang kay Digong. Ba naman kaya di ko yung mga ganyang rape? Siya nga eh. Crime against humanity. Lumura lang yung ICC. Matuloy. Quiboloy and two of his church associates are considered fugitives in the U.S. after being indicted for several sex trafficking, cash smuggling, fraud, and money laundering charges. This after... Wala yun. Minor cases lang kaya di ko yun. Yun lang pala. President Ferdinand Marcos Jr. urges Quiboloy to submit himself to the Senate panel and answer the accusations leveled at him. I would just advise him that just kung meron naman siyang sasabihin, if he has an opportunity in the hearings to say his side of the story. Ay nako, tindinidigong ano, minor cases lang pala yung mga rape, kung ano nung... What? Most, tsaka minor lang. Mga FBI most wanted ka lang nga pala, Kibs eh. Ha? Wala kayang... Dapat to si Duterte, pinatatawag na si Senado to eh. Diba? Si Pinoy nga, naipatawag sa Senado eh. Oh. Tungkol ho sa dimbak siya. Eto, wala, grabe na to. Oh. Mga anak niya, oh. Nag-re-resign siya. Ha? Ah, ito pa isa. Nagkalat na rin ho ito sa social media. Itong mga kampon, mga tagapagtanggol ni Quiboloy. Oh, pakinggan niyo ito isa. Pero maganda siya, ha? Kalat niya. Ang pong pagkakaintindi, siya po ay supporter at kasama sa simbahan ni Pastor Apollo Quiboloy na Kingdom of JC, no? So, marinig po natin yung sasabihin niya. Ito po yung parte lamang ng kabuang video niya, no? Ito po kasi yung kumakalat sa social media. Ang dami na po nag-share nito at ito po yung nakuha ko. So, hindi po ito yung kabuuan, pero kung gusto niyo marinig ang lahat ng sinabi niya, pwede niyo pong hanapin. Available po sa social media ang kanyang video. Para hindi po kayo mamislead, no? Pero, ang bibigyan... Bata pa to, kalahat ni. Mga paga, 19 siguro to, 20. Hindi ako nagkakamali, ha? Tsaka maputi, kalahat ni. O, pakinggan mo, kalahat ni. Ngayon lang po natin ang reaksyon ay yung particular na sinabi niya sa parting ito. Ito na po. Ito, panawagan lang sa mga kababayan nating mga Pilipino. Narinig po natin ang statement ng ating mahal na pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy. Sukdulan na po ang ginagawa ng mga gobyernong ito. Kalaban po namin at kalaban po nating lahat itong gobyerno, mga demonyong... Huwag mong nilalahat. Ikaw naman, sobra pagmamahal nito sa pastor, mga boss. Tuloy mo, iha. One day ago lang to. Oh, nakakuha ni Kakamping. Oh. Aupo dito. Hindi po namin nilalahat. Pero alam niyo po kung sino ang ibig ko sabihin. Sabay-sabay po tayong sumigaw, mga kapatid. Ikaw na lang magsisigaw, ha? Anong kapatid kaya sasabihin mo dyan? Dadamay pa tayo kalat ni. Pero ano to kalat ni? Aputi-puti, ah. Sign Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Hawa sa among nasod. Oh, Tagalog yan, hindi niya naiintindihan. Laya sa bansang ito kasi hindi ka namin kailangan. Ikaw isa kang salot ng bansang to. Tambaloslos, bago ka ma-heart attack, bumaba ka na sa posisyon mo. Did you know? Riza Hontivirus, bago kumalat yung virus mo dyan sa Senado, wala ka ng kredibilidad. Huwag ka na mag-ambisyon.
sa mataas na posisyon dahil hindi mangyayari yan. Bumaba ka na rin ngayon. Ayun, narinig po natin, no? So, umpisa pa lang ng Ayan na ho sila. Marami ho ito, mga boss. Nakakawala na ho sila. At mag-ingat po kayo. Mukhang gigil na gigil. Gustong mangagat. Diba? Napanood nyo na ho ba yung si Digong? Hindi niya raw siya sinasabihan na adik si Bongbong. O, diba? San ba yun? Niyo ako, hindi ko sinabing drug addict si President Marcos. Yan po yung binitawang statement kagabi ni former President Rodrigo Roa Duterte. One day ago ho to, at may 71,000 views ho. Eh, magaling talaga to si Ining. Talaga nga naman, oo. Alam nyo guys, parang pinapatunayan lang, no, ni former President Digong na talagang side effect na talaga yan ng fentanyl. Diba parang pinapatunayan niya na, na tama nga si President Marcos. Na alam nyo, nagtitake yan ng fentanyl si Digong for how many years? I mean, side effect na yan ng fentanyl sa kanya. Kasi guys, one of the side effect ng fentanyl is yung confusion. Siguro nga guys, baka. Diba? Ito yung video. Ewan ko ba dito? Panoodin natin. Sige. Bago tayo magbigay ng comment. Sige. Wala akong sinabi na ganun. Mama. Even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na. Making, taking a drug. Pero kung sabihin ko, addict, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan, maawa ka naman sa akin. Magmakaawa. Magaling talaga ito, no? Kung wala akong sinabing ganun, patayin mo na, patayin na ako ni Marcos, wala akong sinasabi. Okay na. Wala na ako. Wala na namin noon. If I can say it for to Marcos, I can say it for all. Ayaw yung nawa kay antibiotic na to, kay aspirin. They're all drugs. Is this the meaning? Tawa lang tawa yung Mime. Sino man hindi matatawa rito sa... Oh, may tililing din talaga to. Pero wala akong sinabi na patayin ako ni Marcos niya. Takot pa naman ako mamatay na matanda na ako. Alam niyo guys, si Digong, ano yan eh? Ah. Plot twister yan. Sa madaling sabi, cheese master yan. Alam ko yan, guys. Matagal na yan, Mima. Mula pa lang nung kakampanya yan, ganyan na yan. Ewan nga ba, paano nanalo yan? Sa totoo lang, ha? Tuso pa sa tuso. Ito si former President Duterte. But if you will... Yun ang sinasabi ko, mga boss. Tuso pa sa tuso yan. Para makapagtayo ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao yan, si Ikibulog, at gawin niyang kaibigan. Tama si Las Cañas. Prant lang yan ni Digong, si Ikibulog, ha? Bukas, oh, uy, maganda yung vlog ni Atty. Claire Castro, ha? Tungkol ho doon sa Ikibulog, ha? Ganda, maganda, malinaw na malinaw. Yun nga ako sana yung content ko, eh. Pero ito mas maganda, marami ako naman na i-content, diba? Sana mag-comment kayo sa mga content na to. Well, read between the lines. Another highest level ng political strategy na naman po yan. Okay, sige, patulan natin yung sinabi niyang, hindi niya sinabing drug addict si President. Panoodin natin muna tong video, ha? Panoodin muna natin. What you do? Eto, yung hakak na ito, nung nasa Davao, siyempre Davao, pasikat sa Davao. Diba? Ngayon, pagdating sa iba, wala na, ba? Diba? Ito, pakinggan nyo. Bayan, napanood nyo na ho ito eh. Oh, in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao
kasi sarili mong utak at katawan niyan. Alam niyo sinasabi ni Digong dito? Wala hong sense eh. Ano yan? Pag mong sisihin ang ibang tao, sarili mong katawan, ano yun? Wala talagang sense. No? Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa list... Kung ano lang dinadaldal niya, di ba mga boss? Pero ito talaga dapat natin patawag ni sa Senado eh. Ha? O, masahol pa kaya ito kay Pinoy eh. O, di ba? Pati mga anak. O, pero walang aksyon eh. Yung ano ni Marcos eh, di ba? Siguro nga, baka may inaantay na lang yun na one time big time. Patuloy mo. Listahan, nandoon yung pangalan mo. Sinabi nga ni ng PDEA, walang hindi totoo sinasabi nito, di ba? Oh. Ito naman mga zombie ni Kibulog, ay Kibulog nito si Digong. Yay! Oh. Ayaw kong sabihin 'yan. Kasi magkaibigan tayo, kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw eh, pumapasok kayo ng alanganin, Mr. Oh, pumapasok ng alanganin, anong... Siya ang alanganin ng pinangangangak niya, hindi totoo eh, di ba? Oh, tuloy mo. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Huwag kayong... sabi ng mga zombie, oh. Paloko. Alam mo, Parliament, ang ambisyon niyan, karamihan, galing kay Lisa Marcos at kay Romualdez. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag daktin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan? Lalo na yung nasa Malacañan. Alam ninyo? The Armed Forces of the Philippines, alam ninyo, may drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Ay, grabe, no, mga boss? No? Parang na, ay, ewan. Kung tatay lang nito si Marcos yan, yung senior, naku. Ako, sa totoo lang, palagi ko, pwede niya na iparesto yan eh. Ah, di ba? Inisira mo yung ano nung Pangulo Pilipinas. Grabe, hindi na basta-basta ho yan. Oh. Coming from dating presidente na kasama niya pa sa Unitibs. Ah, oh, di ba, mga boss? Mag-collab na po tayo, marami-rami ito. Ha? Mag-collab na po tayo, mga boss. Ino mga topic natin ngayon. Shout out, Noel Ramos. Welcome to the club. Dapat huwag nang iboto yung Tolentino na yan. Dapat lang. Noel Ramos ulit, oh. Lahat ng kagampi ng mga senador ni Kibuloy as Kibulok, huwag nang iboto. Totoo. Ted, shout out, Ted. Pacquiao, Kibuloy. Nya. Tagapagtanggol ng mga kaluluwa, walang kaligtasan kung hindi dadaan sa kanya. Ngunit kay Senator Risa Ontiveros, walang kaligtasan si Kibuloy. Totoo yan, ha? Di ba? June 360, my friend, shout out ah. Hello, Manong Rocks. Kung si Jesus ay bugtong na anak, si Kibuloy naman, bagtit na anak, baliw na. Kala ko buwang. Ted ulit oh. Karoke, posible nga hindi sumipot si Kibuloy sa March 5 hearing sa Senado. Malamang na gayahin na lang ang estilo ni Bantag sa pagtatago. Mas marami palagi ko
ang pangsuhol ni Kibuloy kaysa kay Bantag. Kaya mauuna si Bantag na mahanap kaysa kay Kibuloy. Pag nagkataon, mahuhuli din ang mga yan kung may matinong mamumuno sa ating bansa. Totoo yan, Ted. Ako rin ako, mga boss. Ilang araw na lang, di ba? Malamang sa alamang huyan, hindi rin pupunta yan si Kibulog. Hindi. Sabi lang ni Digong yan, ha? Pa-aresto ka na. Pero sinabi na ni Digong, hindi niya alam kung nasaan. Tuso talaga si Gong City, di ba? Rent service sa PEDA, shout out, ha? Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo, mga friend. Friend Amy Bingson, shout out, Dolor Garcia. Bilin na magtangog, shout out sa inyo dyan, sa Italy, mga boss. Sabi ni Friend Sherby, no? Alam mo, Sir Rox, ang usapang Kibulok, eh talaga pong sobra ng nakakaumay na po. Kaya nga dinamihan ko ngayon, Friend Sherby, ha? Nakakaumay na ano po, sakit ng, sakit siya ng ulo, grabe. Tapos, dinadagdagan pa ni Tuliling. Tuliling Tino. Huh? Ah, eh, saan ka pa, Sir Rox? Talaga palang lana po ng palala ng palala at padami na po ng padami sila na nagkakatililing at sayad sa utak. Sus Mario Josef, sabi niya. Ano pa bang malupit na sumpa po ang sumapit po sa aming bayan at ganito po ang sayad utak virus ang nararahanasan po ng mga tungkod bayan po namin. Tungkod na? Lingkod? Lingkod. Ayun. Ba eh, maski po yung mga pinakadalubhasa sa siyensya at tumutuklas po ng pinakamabisang gamot para sa naiturok sa mga lumalalang sakit ng mga hinduropot na ito, Sir Rox, ba eh, malamang pati sila magkatuliling sa pag-iisip kung paano matutuklasan ang pinakamabisang gamot. Ito wala, walang gamot sa tanga eh. Sa totoo lang, Friend Sherbing K, ha? Yung anti-rabies po, gamot sa mga nakagat ng mga asong ulol. Sa mga nakapapanood po, sa mga napapanood ko po kasing ganap si Rox, kailangan na po nila talagang masaksakan na po ng mabisang gamot. Wala nga gamot sa tanga. Kahulan po sila ng kahulan. Di muna mag-isip. Makamema lang mga hinayupak na mga pesting yawa. Pwede, talagang nakakasuka na kayo. Parang awa nyo na, ha? Magsitigil na kayo, ha? Halatang halata naman na pare-pareho kayong mga sip-sip at puro mga balimbing, mga buisit. Yan ba ang para sa bayan? Para sa bayad? O yun, para sa bayad. Yan ang tamang term. Kilabutan naman kayo, mga kurimaw kayo. Buwan-buwan, sumisweldo kayo. Galing kanino? Kay Kibulok ba? Di ba hindi? Siyempre, ibang usapan pa yung galing sa master. Kaya ganyan kayo kagrabe umasta at pumanig sa baluktot. Ang kaluluwa, sa baluktot ang kaluluwa. Excuse me po, no? Hindi po siya bugtong na anak. Siya po ay binulutong na anak ni Judas. Ay, impong ba siyang lalayas na po muna. At di na po ako makapagpipigil. Mahambalos ko lang po ang mga Damontres na to, Sir Rox. Sarap po nila talagang pag buhul-buhulin, itapon sa West Philippine Sea. Pwede, mga buiset, hanggang sa muli po. Impong ba siyang signing off? Sa inyo pong lahat, tunay pong nagmamahal. Ito po ang asungot ninyong... Tia Deli, God bless Sir Rox at maraming thanks po palagi yung ubod ng habang nakakahingal at ubo na talata ni Tia Deli. Normando Reyes, shout out, ha. Dapat lang talagang magalit ka na rin sa ginagawa ng mga Alipores ni Digong tulad ni Pacquiao. He asked for respect, siya yung disrespectful. Totoo. Ito si Tuliling, ha.
Normando Reyes ulit to. Sigaw ng mga tao, ipako sa poste, ipako sa poste ang et-et ni Pacquiao. Normando Reyes ulit to. Si Tolentino, nag-aabugago kay Pacquiao. Tinutularan niya si Pacquiao ng gagawin sa sample ng case ni Neri kahit ang layo ng pagkakatulad. Totoo. Ewan ko ba dyan kay Tolentino. Normando Reyes ulit to. Ang sabi ni Miss Stone, hindi totoong milyones ang followers ni Pacquiao. Gagamitin lang nilang alibi sa pandaraya ni Pacquiao para palitawin na binoto sila ng 6 na milyon followers ni Pacquiao. When in fact, at the most, the only has more or less 30,000 minions. At baka mabawasan pa at this time. Mga ungas na honorables kuno. Yun nga sabi ni Arlene Stone, di ba? 3JC Hope, shout out, sabi niya. Alam mo, Sir Rox, iba ang style ng resback ni BBM sa madamuhong kalaban niya tulad nila Kibbs, Diggs at iba pa. Kasi di mo maasar si BBM, di mo rin siya ma-open, di mo rin siya mapuprobok agad-agad, di tulad ni Kibbs, Dots, na ratsada agad ang bibig sa social media. Iba si BBM, asar talo kayo sa kanya. Si BBM, pag rumesback, banayad lang pero sa pool ang target. Oh, sana nga, sana. 3JC Hope ulit to. Kaya nga Sir Rox, dapat atapang atao si Kibbs. Libre na nga mga abogado niya sa Senado. Si Subiri, kakampi niya. Di nga niya pipirmahan ang warrant mo eh. Pinatagal-tagal pa para maka-escape ka muna bago pirmahan. O, oh, eto pa si Tol Di Matino. Tol Di Matino. Este Tolentino. Na volunteer pang ipagtanggol ka bago ka pa nga umapil sa Senado. 2 weeks ahead, pinagsasabihan na niya ang mga senador na don't disrespect kay Buloy. Igalang siya. Tawa-tawa ka dyan. Kahit ng rape ng mga minors, igalang siya. Kasi kailangan ko ang 6 million boto niya. Yun, totoo. Pero wala nga 6 million, friend. 30,000 lang, sabi ni Arlene Stone. Eh, kasama niya na yan eh. Kaya pinopokus, kala mo, yung mga nagka-gathering lang ganyan, paano naging 60 million yan? Ay, 6 million yan, sabi ni Arlene Stone. Marunong ba kayong mag-mat, di ba? Lodelia Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox. Tama lang sagot ni PBBM. Harapin niya ang kaso niya nang magkaalaman na kasawa ng manyakis na yan. Ingat po na God bless you po. God bless Rodelia Alpilor. Reynaldo Gonzalez, oh. Sir Rox, tama naman din ang tema ng The Filipino Are Not For Sale. Pero mas may tamang ugali ang Pilipino na sa Senado, the senators are for sale. Buy one, take one, and take it or leave it. Buwagin na ang mga buwang at dalin sa kingdom nation of false prophet. Totoo yan. Sa Senado, are for sale. Ah. Buy one, take one pa, no? Rinaldo. Ah, okay na ako, Japan. Rinaldo Gonzalez ulito. Simple lang naman, kaya inaabugaduhan ni Kimo at tong tolonggis titini mo, si Kibulok. Dahil alam nila, bastos ito. Kaya ang nasabi nilang huwag binabastos, ang nasabing bastos, yun lang yun, Sir Rox. Sila rin kasi bastos sa Senado. Birds of the same feather, sabi niya. Hinubebo Nabalta, welcome to the club, ha. Sana man laban siya pag inaresto siya. Tawa-tawa si Hinubebo eh. Michelle Knapp, shout out, ha. Senado lang yan, Kibbs. Patunayan mo naman na hindi ka bugos. O, kaya nga eh. Kibbs eh.
Soylo Flores, shout out. Joe Flores, my friend, shout out. Kung anong nangyari na ba kay Trump? Sabi niya, ano kaya itsura ni Kibaliw pag natuluyan siya sa oblo tapos pinipilahan na ng mga preso yung wet, yung pit niya. Tuturbuin siya gabit-araw sa oblo. Kailangan magbaon siya ng maraming pumada. Naku, malamang mangyari yan, Soylo. Hindi nila maihipo yan. Maniwala ka. Hindi nila maihipo yan. Sa asin ko, hindi pa pupunta. Tignan mo, maniwala ba? Ha? User, oh. Shout out, user. Si Kibulok, ang appointed son ni Lucifer at si Tolentino, isa lang sa binasbasan ni Lucifer. Kaya, mga demonyo yan sila, sabi ni user. Oh. Pwede. Kasi pinagtatanggol niya si Lucifer, di ba? Bumblebee, shout out. Kiki Abuloy, harap na kasi, pwede naman pala sa Senado, imbis na gluta drip, ang dalhin mo, power potion drip, pero bago ka pumunta agad, dapat mabango ka, maligo ka ng paborito mong enchanted soap at shampoo, ah. Ronnie Temporosa, shout out, ah. Bugo ka, Tolentino, sayang lang ang boto ko sa'yo. Magsama kayo ni Kibaliw. Ang daming nagalit kay Tolentino. Misael, sabi ako. Kibs, sabi ni Arlene Stone, wala ka raw bayag. Patunayan mo naman na meron. Siguradong mag-I-move number one senator sa Senado. Kalat ni Baya, shout out, ah. Sabi ni Kalat niyo. Yan, ay meron yan. Kasing laki nga lang ng niyog. Ah. Noy De La Cruz, shout out. Welcome to the club. Ngayon ko lang nalaman kuya to na naging miyembro ka pala ng kulto ni Kibs. Kasi kabisado mo ang kanyang sasabihin. Kuhang-kuha. Eto. Dised, shout out, Dised, ah. Sir Rox, sana nga sundin ni Pacquiao yung mga turo mo. Ang saya-saya siguro. Totoo, ah, pag sinunod niya yung payo ko, sundin mo, Kibs. Basta parati, magkakapa ka, saka mag-shoot ka ng ano, yung corona ko. Oo. Bagay sa'yo talaga, Kibs, yung sinuot mo. Sintong-sinto ang dating mo ron, totoo. Arnold pa si Diego, shout out. Sir Rox, kayang-kaya mo palang gayahin si Kibs. Mismo. Ito. Joji Serrano, welcome to the club. Si Atty. Chupacio ang nanggugulo, namamayo ng palpak. Tsaka si Digong. Hello, Miss Akira Milos. May you have a pleasant day, sabi ni Kalat ni. Ah, Miss Akira. Shout out, Akira Milos. Ang tagal nawawala nung Kalat ni, ha? Good afternoon, Karoke. Sabunutan mo na, Karoke, sabi ni, ano, Kalat ni ulit, oh. Armando Cabrera, welcome to the club. Karox, darating daw yung si Buloy sa Senado pag sinundo siya ng ulap ni Belzebub. Gago. Alin Tayam, shout out. Mabuti naman at pinahaharap ni PBBM si Manyakis sa Senado. Dapat ipahuli na yan ni PBBM si Manyakis. Grabe ang pambabastos ni Manyakis sa kanilang mag-asawa. Ayok. Tsaka nakakawala na yung kanyang mga miyembro ng kulto. Hello, Miss Becha Lintag. Regards. Hope you're doing well. Oo. Kababata ko yan, friend, si Becha. Shout out, Becha Lintag. Kabats naman ni friend Jane Labayna. Oo. Sa MLQ. Oo. Arlen Tayam ulit, oh. Nakakakulo ng dugo ang Tolentino na to at Manyakis na Kibuli na to.
Mga botante, mag-isip muna kayo bago bumoto. Alisin na ang mga walang kwentang senador. Walang naipapasa na batas. Sayang ang perang pampasahod natin dyan. No? Alam nyo, no, pag nakikita ko yung Senado sa ngayon, naaalala ko si... ano, si... ito to? Si... Senadora Miriam Defensor. Putres, kung nabubuhay lang yan, ganyan ang klase ng Senado, nakaw, maraming mumurahin yan. Stupid, sabi niya. No? Matindi si Miriam Defensor. Hindi pwede yung mga ngakak-ngakak niya. Nila Tulpo, mapapalaban si Tulpo. Ha? Hindi siya sasantoy ni Defensor. Eh, dyan sa Senado, kalos lahat, eh, pati yun, ewan ko ba? Pati ewan, ang gulo. Sila Kim muna yan. Ako, susuot sa ilalim ng upuan nila yan kung nandiyan dyan si Miriam Defensor. Si Lito Lapid, hindi inaano ni Miriam Defensor yun kasi nga tahimik lang si Lito Lapid. Oh, kaya hindi na pinapatulan ni Miriam Defensor. Oh, hindi siya nagsasalita si Lito Lapid. Oh. Pero yung ganyan na mga magdadasal na Muslim-Muslim, naku, pwede yan. Marilyn Pabianak, shout out. Good moon po tay, tawa-tawa. Na-imagine ko po baka si na-imagine ko po baka isang magpipigil tumawa na Senado kasama na din si Senator Risa. May binanggit nga po si BBF niya okay naman daw sa Afrika. Tila po umandar na naman ang hari ng confusing words. Nililito ang mga tao. God bless po tayo at sa mga ka-warriors. Yan nga, dakdak niya si Digong. Ngayon, pinapasuko niya. Paano? Pasurendan ko. Wala yan. Nakatago na yan. Dapat talaga si Excellency. Well, anyway. Siguro, hihintay-hintay na lang niya. Ilang, magngangak na kayo. Ha? Alintayan ulit to. Isa-isahin at linisin ni PBBM ang mga trapo at sagad sa buto ang kasamaan para mabawasan at para medyo bumango sa mga tao. Yun dapat. PBBM. Alintayan ulit to. Di yan tunay na pastor. Ang manyakis na kibuloy na yan. Hindi yan tunay na pastor. Ang manyakis na kibuloy na yan. Panira nga yan sa mga tunay na Kristiyano at tunay na pastor. Di magagawa yan ng tunay na pastor ang ginagawa ng manyakis na yan na pastor kuno. Galit si Alim tayo. Kaya nga, baka kung hindi sa Davao ito pumunta, matagal nang nakaka na ito eh. Diba? Marami nang bumatiko sa kanya tungkol sa pinagngangangkak niya na siya appointed sa ano. Di pinapalaya siya ng mga kongregasyon na sinasapian niya. Pinapalaya siya. Hanggang naisipan niya na magtayo na siya ng sarili niya. Makapanloko na siya. At 15. Sinama niya yung 15. Punta sila ng Davao. At yun. And the rest is history. Appointed sa na siya. Ni Digong. Nung the Lord. AJ Reyes. Shout out. Bago na pangalan niyan, hindi na buloy. Mongguloy na. Salvacion Manzo. Welcome to the club, Salvacion Manzo. Si Gluta Drip Queen, malakas ang loob. Nag-post pa siya sa opisina ng senador. Hindi siya nag-atubiling magpakita sa camera. Ikaw appointed son pero takot humarap sa Senado. Ah. Arintayan ulit to. Tama Tatay Rox, si Lord na ang gumawa ng paraan para maisiwalat na ang kasamaan niyan nina Pamilyang Duterte at Kibuloy. At iba pang grabe ang ginawang kasamaan. Thank you Lord. Totoo, siya talaga 'yan. Walang iba 'yan. Pero nagsimula lang 'yan sa pagkabaril. Kay Kapersi. Lumala na ng lumala, di ba? Wala na yung kay Kapersi. Ah. Pero anyway, maganda naging resulta ng buhay na nawala. Diba? Silva no Silva, shout out.
Psychiatrist ang kailangan ni Apollo at ni Digong. Mga neurotic ang mga yan. Yun nga, Silva. Kaya nga itong bansang Pilipinas, kawawa eh. Oo. Napailalim sa baliw sa loob ng 6 na taon. Parang ganun, ha? Parang ganun. E tingnan mo, mga wala na talaga sa... Gawin mo ba namang spiritual advisor sa isang may tililing? O di may tililing ka rin, di ba? Ganun lang kasimple eh. Di ba? Eugenio Manaloto, welcome to the club. Shoot to kill para lumabas. Lalo tatago ah. Kalahat ni Baya ulit oh. Bleng, huwag kang maniwala dyan kay Bleng Blong. Paring Apollo, weak leader yan at may bagahe pa. Laban mo, labanan mo sila, paring Apollo. Ang may bahay lang sa langit, ang malakas. Ah. Estrelita Heroes, welcome to the club. Good evening po, watching from Japan. Nakakatuwa po kayo, nakaka-good vibes po. Ang galing nyo po, tawa ko ng tawa. Nakakawala po ng stress. Keep it up po. Yung isang anak-anak ko dyan, wala na eh. Si Rain E2. Shout out Rain E2. Oo. Ano siya dyan eh? Teacher yata ng English, oo. Tsaka interpreter, oo. Mabait yun. Gumawa pa ng kanta yun para sa akin. Sumagot si 3JC po. Hello, Estrelita Heroes. Welcome to the vlog of my very good friend, Sir Rock. So, Iranio Hinyas. Welcome to the club. Iranio Jira Genius. Dapat isama na rin si Tolentino sa kulungan. Walang Silvian. Patay tayo dyan. Siya ulit oh. Ah, hindi. Remio Casareno. Welcome to the club. Good evening, Sir Rox. God bless. God bless, Sir Remio. Elizabeth Iscare oh. Shout out, Elizabeth Iscare. Good evening, Sir Rox. Buti naman at nagsalita na si BBM na dapat ng... Dapat lang naman niya itong gawin, di ba? At maganda din yung payo niya dito kay Kibuloy. Dapat nga huwag siyang matakot, total son of God na ka naman. Kasi ang tapang-tapang mo naman, ang sabi mo na wala kang kasalanan, eh, yun ang sabihin mo, di ba, Kibuloy? Yun nga, parang tanga yan si Kibuloy. Ngak-ngak ka lang, ngak-ngak. Pumunta ka sa Senado! Saka sa Kongreso, parang gakna ka ng akak sa social media. Elizabeth Iscari ulit oh. Magaling din sumagot ito si BBM sa mga pinagsasabi nito si Kibuloy. Tinatawanan lang niya ito. Kasi nga kung papatulan niya ito, magiging ganun din siya kabuwang. Na parang ayaw niyang pumatol sa baliw, di ba? Pwede. Oo, pwede. Pero... nakakatawa siya sa buong mundo, di ba? Diba? Librado Ludovico, shout out. Blessed morning, Karoke, and to all Rocky Warriors. Watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless. Stay safe and healthy. Kita mo na. Pacquiao. Kibaliw. Tinawanan ka lang ni Bonget. Huwag kang matakot. Leche. Hello, Miss Loida Claro. Regards na. Alala mo si Loida, hindi pa kami nakikita. Yaman yun. Elizabeth Iscario. Sir Rox, akala siguro na si Kibuloy at Digong na ito, weak leader siya. Kaya kung maliitin at murahin nila ito, ay ganun-ganun na lang. Buti at medyo kalma pa. Kalma pa nga yung BBM na yan at may manners na di kagaya nila na mga bastos at halatang kabado. Kabado na sa mga kaso nila. Tatawat. Totoo. Michael Santos, shout out ah.
pinasa ni Kibs, ah, pinasa ni Kibs kay Marcos yung mga pinaggagawa ng Diyos niyang ng Diyos niyang demonyo nung nasa Malacanang pa sila. Umorder ng pokpok na tig 120,000 each. Balitang balita yan kay Ninyo Barsaga. Siya pang araw nagdi-deliver ng mga chipay, ah. Dami raw na deliver si ano diyan sa Malacanang. Ano panahon nililigong? Si Ninyo Barsaga, sabi-sabi, ah. Ladies Anita, shout out. Good evening po, Sir Roque. Ang ganda ng issue mo po na ibinahagi mo po sa aming mga viewers mo po. God bless po kayo, ni Mrs. po. And God bless po. God bless, Ladies Anita. Ladies Anita ulit, oh. Correct ang pangaral speech ni BBM. Harapin nila ni Kibuloy Akibaliw as in Kibulok ang akusasyon sa kanya. Hindi naman siya ipapakain sa buhaya. Isama mo si Atty. Topacio. Atty. Topacio mo na perfect na abugago. Este abogado. Ladies Anita ulit, oh. Ah. Kibulok as in Kibaliw, lalong magagalit ang mahal na poong Jesus Nazareno sa paggamit mo sa kanyang pangalan sa masamang pamamaraan, lalo na sa araw ng Kwaresma. Amen po. Di naniniwala sa Diyos yan. Ginagago niya. Pinagkitaan ng todo yung si Jesus. No? Ha? Alam niya mga friend, hindi lahat ng Jesus mabait. Ha? Hindi lahat ng Jesus mabait. Maraming Jesus na kriminal. Dito sa lupa. Ayan na, si Kibulog. Yung ginagamit niyang Jesus, hindi yung Panginoong Jesus. Ibang Jesus yan. Oo. Ito naman mga tao, makarinig lang ng Jesus. Ganun na sila. Tiyakin niyo muna kung sino yung Jesus yung sinasabi nung nagpapanggap na peste. Eh, peste, pastor. Talaga kayo. Sayang utak ito mga gunggong tumato. Kalat ni Bayaw. Tama ka dyan. Dapat wag natin gamitin ang poong Jesus Nazareno. Amen. Oo. May iba kasi, marinig lang yung Jesus, eh. Para kumita dyan, eh. Yung Jesus saka Kristo, oh, laki ng kinikita pag ginamit nilang thumbnail ng kanilang mga kulto, eh may Kristo at saka may Jesus. Laki ng kita. Oh. Marilo pa bian ulit, oh. Next time po tay, makakasama sa hearing itong si Tulpo, Kimo, Bongo, Barto, Joel Villanueva, Muse, si Manag Aimee. At itong si Tuliling Tino, ang leader. Plus kung sakali, si Boom Tarat Tarat, tiyak po, need natin lahat mag-stack ng Biogesic. Hi Lord, huwag niyo pong ipaintulot, kawawa po kami talaga. Aray ko. Tawas na tawas si ano, si Rebelina Roland. Eh, sino ba matatawa? Ikaw talaga, Marilu. Lakas din ang sense of humor nito. Ramon Valencia, shout out. Bossing, milking cow lang yan ng mga abugago niya. Totoo. Alam mo yung mga abugago, maski na walang panalo yung kaso, ilalaban at ilalaban yan. Basta meron kang pambayad ng pera. Oo. Wala rin iniwan sa doktor din eh. Kung minsan yung mga abugago, oo. Yung doktor naman, hanggang meron kang pambayad, eh hihinga yung pasyente. Meron dyan eh. Ilang taon na rin sa ospital eh. Nakasalpak siya doon sa ano, respirator. Kaya huminga siya. Oh, yung nanay ni Erap, isa yun. Oh, ang tagal sa ospital nung taon. Ah, kasi mahal na mahal ni Erap eh. Pero nung tinanggal na, wala na. Oh. Raul Villanado, shout out ah. Greetings Kuya Rox, sa inyong may bahay. God bless po. God bless Raul Villanada. Raul Villanada ulit to. Nga naman total maraming sinabi. Bertut itong si Kibulok at natakot humarap sa Senado.
sa dami pa ng kakampi niya doon, si Hontiveros lang ang ang kalaban. Totoo. Roll Villanueva ulit oh. Mas maganda, ha? Mas maganda ang unang payo, isang bala lang. Isang bala lang yan, tapos lahat ang problema ni Kibulok. Oo, yun lang ang pinaka-dabis naman talaga dyan eh. No. Kasi talagang grabe na yung problema mo, Kibulok. You need to act fast, ha? Total, may bansyong ka naman kamo sa langit, di ba? Oo, isang bang, tapos na. Federico Mandak ulit oh. Kahit pa paano, shout out Federico Mandak, ha? Kahit pa paano, nagparandam si PBBM sa mga banat ni Kibuloy. At gaya ng dati, dinadaan lang niya sa tawa-tawa yung mga pagbabastos sa kanya. Ngunit sa huli, pinayuhan din niya si Kibuloy na humarap sa Senado at Kongreso. At doon niya sabihin at sagutin ang akusasyon sa kanya. Pero sigurado, hindi yan atin. O sinabi mo ba? Magtatago na yan doon sa bundok. Kunwari lang yan. PNP na handa sila na arestuhin si Kibulok. Parang Bantag at Sulweta. Tebes lang yan. Tama ka dyan, friend. Ako yan din ang... Alam mo, pwede yun yun eh. Totoo lang. Pwede pumusta dyan eh. Sa hindi darating yan eh. Oh. Sa A5. Oh. Ramon Valencia. Oh. Shout out ha. Bossing, kung siya ang anak ng Panginoon at tatay ng mga zombies, eh umaten na siya sa Senado at hipnotismuhin niya ang mga senador. Paandarin na niya ang kotse niya na Back to the Future. Ramon Valencia ulit oh. Bossing, yung corona niya, isuksok niya sa ulo niya hanggang dumugo para sakaling maniwala yung ibang tao sa kanya. Hindi, yung pinagawang corona ni Kibulog, yun yung corona na punsuto nung Panginoong Hesus, nung kalimutan ko tawag dun. Ramon Valencia ulit oh. Bossing, si Tolentongues ay umatin daw yan sa pangpupulong ni Kibulok sa Davao at nakatabi niya pa daw yan sa upuan nung nandoon pa si Sir Abe. Bossing, pag pala hindi pastor, pwedeng bastusin sa Senado. Oo, pag hindi pastor, pero pag pastor at si Senyor Aguila, kita mo, wala namang reklamo si ito, si Tutulilintino. Oh, di ba? Ramon Valencia ulit oh. Good morning na lang po sa lahat mga Karaoke Warriors and God bless as always. Rogelio Asuncion, shout out. Matapang yan si Pastor. Kala nyo ha? Haharap yan. Lalaki yan, Karox. Tignan. Pusta tayo, di haharap oh. Edgardo Pangilinan, shout out. Good advice ni PBBM, sabi niya. User ulit to. Shout out naman po sa lahat, sabi ni user. Totong Gonzales, shout out ha. Gandang gabi po, Karox. Tinuruan na po ni Digonggong yan si nawag nang pumunta sa Senado. Samahan mo na lang yung dalawa, si Tebes at Bantag. Speaking of Kimo, walang kasing ogag po talaga yan. Mga utak lamok talaga. Eto, Eddie Balubar. Eddie Balubar, welcome to the club. Dami ko pong tawa sa inyong magandang gabi po. Tem ulit oh. Magsilod po ang lahat ng senador na re-electionist. Perdes and one shout out ah. Good evening po, Karox. Dapat lang na sundin ni Kibs ang payo ni PBBM na harapin na niya ang pagpanyayan sa Senado at Kongreso para mabigyan din ng akusasyon laban sa kanya. Napapahiya na si PBBM sa ibang bansa kung hindi dadalo si Kibs sa paanyayan yan ay paghamon, pagmamatigas sa gobyerno at sa batas.
may pahayag si Topacio na magkakagulo kung sakaling ikaw, Kibs, ay aarestuhin. Huwag mong takutin si Kibs. Ha? Huwag mong takutin, Kibs, ang gobyerno kung anumang hakbang ang gusto mong gawin laban sa gobyerno. Walang dapat sisihin kundi ikaw, Kibs, kung may mapapahamak ng mga taga-sunod mo. Totoo. Kaya si Topacio, wala rin ito eh. Anong alam ko dito kay Topacio? Iglesia ito eh. Oo. Iglesia. Ha? Pero pagtatanggol niya yung ano, si Raulo, o di ba? Itong tatawag niyo kay Kibuloy, normal? Normal yan. Yung sabihin mo, papahinto mo yung lindol di si Raulo mo, gagot araw-araw. Rebelina Rolano. Magandang gabi po, Tay. Kumusta na po kayo at sa at ang kalagayan ni Nay? Nawa po'y gumaling na po sila. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating mahal na Pangulong Apo BBM. Eh walang iba na yun. Nandyan na eh. Wala ka naman sino, di ba? Marcelo Santa Ana, shout out. Hanip Karok. Hanip Karoke, plakadong-plakado mo ang mga sinasabi ni Kibulog. Ang sarap mong pakinggan at panoorin, Karoks. Ay ko. Ngon, plakadong-plakado na. Rebelina Roland ulit o. Si Kibaliw po ay duwag. Siya pala yung disappointing son ni Baal. Ang tapang niya may bigay, magbigay ng sermon sa member niya, pero kung siya ang mapo na ayaw humarap sa ang ayaw humarap ang feeling niya kasi siya ang pinakamataas na tao sa balat ng mundo. Di niya feeling yung talagang ano lang yan, takot na yan, nangangatog na yung kalimbang niya na. Ate girl, shout out, galing mong magpayo, Tyro. User, oh. Mabait kasi ang Pangulo kaya pinagpala. Ha? Mabait kasi ang Pangulo kaya pinagpala. Hayaan nyo na ang mga matandang mag-BFF na yan. Oh. African Sai, shout out. Alejandro Bidad, shout out. Ha? Karoks, 101% ang payo mo kay Kibs pag di siya a-attend sa Senado at Congress, warrant ang aabutin niya. Kung makulong, huwag kalimutan pumada. Kung ayaw makulong, ang payo ko ay hindi magbabago. Kung totoo na may baril, sabi ni FPJ, isang bala ka lang. Eh di tapos ang problema, di ba? Senator Risa, baka sabihin ni Kibs kaya mo ginigipit dahil hindi ka pinagbigyan. Yun nga, yun ang sasabihin ko talaga, Leandro. Baka sasabihin ni Kibs eh, kaya mo ginigipit ko, mo kinukursunada mo ako eh, hindi kita pinagbigyan, ginipit mo na ako. Hindi malayo sabihin yan, baliw nga yan, sige baliw, di ba? Huwag naman sana, ah. Eh baka matawa si Senator Risa, di ba? Ah, tuloy natin. Ah, inigipit dahil hindi ka pinagbigyan night duty. Kada best ang payo mo. God bless to you, to your family, Karoks. God bless, Alejandro Bidad. Eman Iskalon, anak, shout out, ah. Adorasyon ni Maranan, Mirna Regalado, shout out sa inyo dyan sa Amerika. Glennie Onzon o Glenn Yunson. Ha, Glenn Yunson. Si Glenn. Oh, tagal mong nawala na ka. Tatay Roque, di ko na po ma-tiempo ang live po ninyo. Hindi ako nagla-live na. Andiyan ka pa ba sa Tugigaraw? Muslim po to. Anak-anak ako si Glenn. Long time no see naman tayo. Ikaw naman. Rebelina Roland, no? Sabi niya, tama po ang payo ninyo ni Apo. Ah, tama po ang payo niyo ni Apo BBM, Tay. Uubusin lahat ni Apo BBM ang masasamang tao sa ating bansa. Isusunod na si Digong. Huhulihin na ng ICC. May
magsabay sila, mag-BFF na makulong, maghiwalay na sila ng lungga para di na sila makapaghasik ng lagim sa kalawakan. Alberto Olaer, shout out ah. Karoke, ang swerte naman ng coordinator na nanalo ng mansyon ni Kibuloy sa langit. Bakit? Ha? Ah, kontraktor. Si Kibuloy natatakot si natatakot ni Senator Risa Ontiveros. Hindi naman siya kasamang naghahabol sa kayamanan mo, Kibuloy. Karoke, katakot-takot na natanggap ni Senador Tolentino Sampal Tadyak, sipa, sidekick, right hook, left hook na straight chair diretso sa ICU sa natanggap niyang parusa sa pagkampi sa peke na Diyos na si Kibuloy. Nakakahiya na senador sa buong mundo, Karoke. Totoo. Alay mong naisip na dapat tumahimik ka na lang, Tolentino. Yun lang pala sasabihin mo. Pagtatanggol mo lang pala yung baliw. Perdi Galan, Galamay, welcome to the club. Dapat po sabihin niya, andito na ako, ang inyong Panginoon, ang anak ng Diyos, na maglilitis sa mga kaso ng bawat may kasalanan. Andito ako para usigin lahat ng paratang sa akin. Ako ang Panginoon, ako ang dapat masunod. Yan ang dapat sabihin kung siya talaga ang Son of God. Stop na yan. Nelson Batalone, shout out ah. Wala nang ibang wala nang ibang senador, desperado na, totoo. Erlinda Aquino, shout out. Kuya, ano na kuya, ano na kayang nangyari sa kaso ng ipinail ni Ted Pailon kay Tolentino? Matagal na yung nasa ABS-CBN pa noon si Ted. Baka naupuan na sa korte o nabayaran na din. Kasi nakaupo na noon si Duterte. Kaya nagaya na rin siya kay Roque. Ipinagpalit nila ang kabutihan sa kasamaan. Ingat po kuya. Totoo. Lahat ng dumikit kay Digong. Wala na. Sira. Eh, kwarta na, di ba? Ganun na yun. Yung mga bato, ah. David Alvin Mendoza, shout out. Hello po, Karoke, at sa mga Roque Warriors. Good evening po. Hi, Karoke. Natatawa ako doon sa pangyayari na inendorso ni Pacquiao si Gibo. Tapos, nung nanalo si Pinoy, todo cambio siya. Sabi ni Pinoy naman talaga, si Pinoy naman talaga ang hinirang ng Diyos. Inirang ng Diyos niya. We, gunggung. Kung nag-iisip lang ang mga tae, mga miyembro niya, at may aral sa Biblia, alam naman nila na kapag sinuway mo ang kagustuhan ng totoong Diyos, ay may kaakibat na kaparusahan. Yan, tingnan na lang natin ang nangyari kay Moses. Sinuway niya, sinabi sa kanya ng Diyos, kaya hindi siya nakapunta sa lupang ipinangako sa mga Israelita. Tapos si Pacquiao, ganun-ganun lang po na kaya niyang suwayin ang kagustuhan ng Diyos niya. At saka alam naman niya na puro kalokohan lang naman ang mga pinagsasabi niya, na keso appointed son of God daw siya. Glorified body na siya at makailang beses na siyang namamanik manaog sa langit. Totoo, baliw nga eh. Hindi ko pa alam kung nanaginip ng gising o nangangarap ito si Pacquiao kasi po matapos niyang ibusabos at pagsamantala ng mga miyembro niya ay nangangarap pa na mapunta sa langit. Mga miyembro ng AGC, isip-isip din po pag may time kayo. Huwag din po kayong mangarap ng fantasy. Sa kumunoy at dagat-dagatang apoy ng impyerno ang patutunguhan ninyo. Ah. Ewan ko ba, anong klaseng kabaliwan naman kasi? No? Mission accomplished, mga boss. Naka isang oras din po tayo, mga friend, ha?
Sana nagustuhan nyo. Dami nating natapit, di ba? Hmm. Ano masasabi ninyo sa mga kumaan? Mga topic po natin sa araw na to, ha? Lalo-lalo na po dun sa topic ni Epifanio Labrador. Ha? Magandang gabi po, mga boss. God bless. Hanggang bukas po muli. Pasok na ho ang Marso. Ang bilis, ano? Dasal. Huwag po tayong bibitaw. Yun lang po ang ating panlaban sa nangyayari ho ngayon. Sa mundong ibabaw, lalo-lalo na po dito sa atin. Sa mahal nating Pilipinas. God bless.